Maraming kabataan ngayon ang halos nalulugmok sa kalungkutan at kahirapan. Pero hindi yon balakid kay Justin para makapagtapos ng pag-aaral at maging mataas ang mga marka sa kanyang nalalapit na pagtatapos ng high school. Kaya't mas lalo pa natin siyang kilalanin ng kasamahan ng Darak ay may napapalot rin kalungkutan at kahirapan. Hindi niya alam na pupunta tayo dito. At alam niya, nag-edit ako. So, wala siyang ka-ideya talaga. So, ito. Puntahan natin mga kalinga. Mukhang nag-aaral po. Mukhang nag-aaral si Justin. Ay hindi. Mukhang natutulog, bro. Natutulog po si Justin, mga kalingap. Ayun, tayong tanghali yung Justin. Tinapay. Wala kalawang nalim. Ano po yung reaction niya? Tao po! Uy! Bro, good morning! Good morning! Ito na si Ren ngayong taon. Ano po, 2020. Ngayon yan. Person. Ay, grabe! Person po, mga kanina. Kita niyo yan? Kita niyo po ito? Grabe! Uy, ito po, oh! Yan na naman to? Tagal na to. Uy, nahulog. Ayan. Grabe. Tagal na po ito, mga kanina. Puro line of nine. Grabe, ito last year pa, 2021 to 2022. Grade 11. And consistent, bro. Yung mga grades mo, mga grado. Or may nag-a-attend ba sa'yo sa mga, kunyari, papatawag ang magulang for general meetings, etc. Mga kalingap, yung ganun po mga kalingap, yung kapag may meeting, yung wala yung parents natin. So, dun sa part 9 yung medyo nakakaramdam po ako kalingap na kakulangan sa sarili ko kasi, di ba? Kasi sila, pupunta dun, may kasama magulang. Dun sa stage, well, graduation po. So, ayun, sabi ko dun sa mga klase ko, sana all may anak, family pic. Kaya't sabay-sabay po nating panoorin nito at magsilbing aral sa mga kabataang katulad niya. At huwag kalimutan na mag-like, share, and comment. So, ayun po mga kaibigan, mga kalingap, welcome back sa ating channel ng VG's Kim Official. At ngayong araw nga po mga kalingap, ay bago mahuli ang lahat, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Elvie. Ma'am Elvie, maraming salamat at sa iba po po na naga. So, hindi ko muna sasabihin ha. Pero maraming salamat po sa inyo pong lahat. So, ito po yung bibigyan natin kay Ma'am Elvie. Yung padala niya na 3,000 pesos, 1,000 for kay Justin and 2,000 para sa ating bagong na vlog na si Rowena. Magkaklase po sila, mga kalingap. So, as an update na rin kung paano po ba kay Justin, kung kumusta po ba yung kanyang magiging graduation and preparation and etc. bilang kasama po natin ang Team Darak na una pa lang, no? Hindi pa, wala pang tindara kay kasama na natin ito, si Justin, sa ating mga vlog, sa ating mga ginagawang paglingap. So, ito, mga kalingap, please subscribe po sa mga hindi pa nakapag-subscribe at pakilike na din po na magsilbisan ng aral ito, katulad nung nakaraang vlog natin kay Rowena, na ginagawang lahat makapagtapos lang ng pag-aaral. So, ayun, tara mga kalingap. So, yun mga kalingap, at nandito na tayo sa kanyang bahay. Ayan, ito lang po yung kanyang bahay, mga kalingap. At ito yung kanyang ginagamit na service para sa pagpasok sa araw-araw. Ayan.
Ayan ah. Mukhang panahon pa to ni Magellan, mga kalingap. Ayan. So, ayun, hindi niya alam na pupunta tayo dito. So, bukas yung pinto. Bukasin tayo dito, mga kalingap. Dahan-dahan. Ayan, sakto na dito. So, narinig natin yung ano niya kanina. Yung motor niya dumating. So, hindi niya alam na pupunta tayo dito. At alam niya, nag-edit ako. So, parang siyang ka-idelaya talaga. So, ito. Puntahan natin mga kalinga. Mukhang nag-aaral po. Mukhang nag-aaral si Justin. Ay. Ay, hindi. Mukhang natutulog, bro. Natutulog po si Justin, mga kalingap. Ito yata yung tanghali yun ni Justin. Yun, no? Tinapay. Wala kalaman na dun. Dito lang po siya nahiga. Ay, grabe. Pagod yata. Kareligyo po mga kalina. Gulatin natin mga kalina. Gulatin natin. Ano po ang reaction niya? Tao po! Uy! Bro, good morning! Good morning! Ha? Nakabindi na ako, oh! Di niya po alam na pupunta tayo. Good morning. Grabe, kala ko nag-aaral ka. Kaka, ano lang, may ano. Katulog ka na? Pagod eh. So yung ginagawa natin kahapon, kaya naspos na kami natulog ng BTS game. Kasi nag-irab yun din po ako sa Kabang. May bookkeeping. Ah, bookkeeping? Magtetesta po ako ngayon, bakasyon. Para hindi masayang yung ano, hindi masayang yung time. Ah, okay. So, ano, sasamantalay mo itong version, aaral pa rin. Aaral pa rin. Then, makuha mo yung parang, ano man tawag doon? NC3. NC3 na magagamit mo soon or in the future. Ay, grabe. Para kapag magahanap po ako ng trabaho, maganda na may, ano ka, national certificate. So, ayun, tinatapos ko po yung nag-review po tayo. Kala ko nag-aano ka bro eh. Parang natutulog ka na siguro sa pagod. Pagod? Dito ka lang natutulog no? Dito lang ako bro. Para hindi ako nakakatulog ng ano. Bet, binabangot ka ba sa kwarto mo dito? Diyan? Hindi ako nagigising din ng maga. Ay, hindi ka nagigising. Sa bagay, walang pinto, walang bintana na. Hindi mo kita kapag umaga na makalihap. Kaya dito ka madalas natutulog. Yun nga lang, sa maliit na upuan to. Ayan o. Hindi tuwid ang katawan mo dyan. Kaya masakit lalo ang katawan mo. Ayan o. Marami din yung inaaralan bro. Bale ito. Ano to? Tanghalian mo to? Oh, hindi na ako nakapag. Ano? Sinasikaso ko muna po ito. Galing din po kasi ako sa school. Medyo tulong ako dun sa pag-design. Hmm. Sa, para sa graduation namin. Eh nahiya naman po ako mga kalingap kasi kailangan yun kasi, ano tayo, isa ako sa representative po ng grade 12. So yung mga, ano, kasama dyan sa, para sa alumni, yung tawag nyo yung member po. Yeah. So, but, bali, kailangan po talagang tumulong ako dun. Bukod sa pag-review ito bro, nag-ano ka pa? Tutulong ka pa dun sa school na pag-decorate? Bali ka gabi po. 12 na din ako umuwi kasi nga po may ginagawa kami. Then nag-review po ako simula 1 hanggang 2. Kaya pala bro, ano napansin ko, pumapayat ka. No? Mapayat ka bro. Dito na yung tanghalian mo. Ang tanghalian. Hindi na ako naka... Diet ka? So, dami po nang ginagawa. Video din yan. Ito, sapat na yan, yung tinapay na yan. Ito pa nga po nakakain mga kalimutan.
pagdating ko, kapagod eh. Sabi ko, maiglip muna ako. So, ito yung ano po nyo, mga kalingap. Columnar ang tawag. Columnar book. Ayun na rami. Ano to? Ano? Pasahod? Payroll? Hindi. Sample lang po yun. Ah, bali bro, na dun sa mga nag-upload na po siya, mga kalingap, nung update niya nung sa kanyang channel. Both dun sa recognition. Opo, recognition natin. At bukod nga sa kanya, yung na-scout natin, na bago lang, na-upload natin kay Rowena. Kambal po sila actually, pero magkaiba ng school. So, si Rowena din is with honor din, no? So bro, baka pwedeng pakita ng ano, mga tingnan ko, mapakita natin sa kanila yung ano mo. Yung sorry, sa recognition mo natanggap. Sa recognition. Oo. Wait lang po mga kalinga. O sige. Hanapin mo. So, okay. Ayun, at napakita daw po sa atin mga kalinga ni Justin. So grabe yun. Ito yung ano. Mag-isa lang po siya dito. And minsan lang din mo po kami mag-ano. Minsan lang magpunta dito sa kanila. Ano? Kahit na magkalapit lang kami ng bahay, hindi naman po ako minsan naglalabas ng bahay. So, marami din po na inaasikaso. So, thankful talaga po ako na dito na nagpaabot ng tulong. Lalo sa dalawang araw na lang po yung kanyang graduation, na masasabi natin ito yung klase ng dapat tulungan. No, deserve na deserve talaga, na unang-una na appreciate nila, mapamaliit lang o malaki man, yung tulong na kanila, yung blessing na kanilang natatanggap. And aside pa doon is yung pinangahalagahan nila at nasa mabuti. Alam natin na tama, nasa tama yung itutulong natin. Ayun. Ang dala na ni Justin, mga kalingap. Sinita na po mga kalingap sa achievements natin. Ay, grabe. So, kailan lang yan bro? Mga ilang, dalawang, tatlong araw na ba nakalipas? Apo. Yung recognition namin is noong Friday ba yun? Friday. Ay, grabe. Parang makapal bro. Ay, ano lang yan. Huh? Ipon-ipon ko nandito yung mga natatangkap natin na award. So, ah, so iba pa yon, marami pa. Ay, grabe. Sige, ayusin natin to bro. Pakita natin. Marami. May mga nakayawalay pa doon. Dito na po nadala. Ay, grabe. Mayroon pa na ano? Ay, hindi nakayawalay pa. May mga nakayawalay pa doon. Marami, marami. Ito. Ang nag... I-miss po nito ay ang nagtatago nito yung lola ko po kasi para ano to? Sa... Ano mo? Mga card. Ay, grabe. Tingnan niyo po yung mga card niya, oh. Precious. Ay, grabe. Kailan to? This year din. Last year and ngayong taon. Ito, 2010. Ngayon yan. Person. Ay, grabe. Person po, mga kalinga. Kita niyo yan? Kita niyo po ito? Grabe. Oh, ito po, oh. Yan. Kailan naman to? Tagal na to. Ay, nahulog. Ayan. Ay, grabe. Tagal na po ito, mga kalinga. Puro line of 9. Grabe, ito last year pa, 2021 to 2022. Grade 11. And consistent bro, yung mga grades mo, mga grado. Grabe. At yun nga, yung isa nga sa ano namin, kasi madalas po namin nakasama to si Justin, ano, nung kami palang dalawa ni Roel, ni Dodong, yun, sumasama din siya sa atin. And yun nga, consistent pa rin, kahit na nakakasama-sama siya sa amin sa vlog. Consistent pa din yung mga grado niya. Paano may nagawa, bro? Ano lang po, mga kalingap. So, time management lang. Grabe. Kahit ano, magagawa naman natin yung napakaan. Kasi minsan, kapag Sabado Linggo, sama ako sa kanila, mag-discap. Ano naman po yun? Self-will naman po yun. Gusto ko talaga po yung sumama sa kanila. So, yun, wala naman po tayong namimiss na activity. Bali, kapag may maghalma, may exam po kay sa Lones, nag-review na po tayo siyempre ng gabi. Para hindi napapabayaan yung ating grades. Ito pa bro, ano to? Ito ay... Baptism yung bro. This one eh.
Yan yung certificate. Ito yung ngayon lang. Apo. Ayan o. Oh, yung ano niya, with an average of 95%. Fourth quarter. And Third quarter, still 95% pa din. Apo. Grabe. Ayan. Ayan ito. Ano po yan? Appreciation doon sa mga magulang natin. Ito ang rami yung mga certification. Oh. Participation. Ayan. Oh, may owa bro. Mga ano ka? Kayo pita po yan. Ayan. Grabe. Ito ang kalingap. Grade 11 po ako yung mga kalingap. Grade 11? Hmm. So dito, kasi grade 11 ka noon, 93%. Mas tumaas ka ngayon na grade 12 ka na. Grabe. Ito pa. Ayan. With honors. Madami pa yung kalingap. Mga kalingap na alam lang po sa kabilang Dora box. Grabe. Hindi lang po ano natin siya. Kahana na talaga po mga kalingap so, itong si Justin. No? Iniingatan ko po yan kasi achievements natin yan. So, kailangan keep kapag ano. May masasabi tayo sa sarili natin. Oh, dami ko na pala naging achievements. Kasi mula po yan, start yan ng elementary tayo hanggang high school po mga kalingap. Then senior high sa upper secondary po. Grabe! So, kailangan po yun, consistent. Wala akong masabi bro. Rami mong ano oh. May naiwan pa nga po ako sa Sorsogon. Doon, yung pagbisita mo doon. Hindi ka po nadala dito. Kasi yung iba, napasaan natin. Yung mga medalya mo, wala na din. Opo, yung iba. Yung iba, nadala ko din naman. Grabe, bro. Ayan, oh. So, bali, bro, ito, congratulations sa'yo. Nalalapit mong graduation, pagtatapos sa high school. And, alam naman natin, nakapag high school is yung pinaka the best memories na ma-treasure natin at the age ng ganun na di ba napakasariwa talagang ma-feel natin yung mga ginagawa natin during high school days and nalalapit yung pagpasok mo ng kolehiyo at doon na unti-unti papasok din yung reality na hindi mo na kailangan na mas mataas na grade. Hindi ko sinasabi na hindi mo pataasin yung grades mo. Much better kung ganun, no? Pero yun nga, sa college is ang kailangan na dun is yung diskarte, determination mo, and bago ka pumasok talaga sa realidad ng buhay after college. So advice lang namin sa iyo, pagpatuloy mo yan kasi sabi nila, di ba? Tama naman yung consistent. Plus persistent. Di ba? Yun yung magandang resulta. Magiging okay ka. Soon magiging mas asensadong tao ka. Matutupad mo yung pangarap mo in a way na talagang ginagawa mo naman lahat-lahat. No? So, bro, may nagpapabigay kasi si Ma'am Elvi ang pangalan niya. Ayun. So, ito daw, padadagdag mo, if ever meron ka pang bayarin, or kung wala na, or yung kahit pambili mo ng sapatos sa pag-graduate mo. And then, syempre, di ba, magsuot ka pa rin ng ano, kahit nakatawga ka, suot ka pa rin ng uniform. So, yun, may nagpapabigay ng 1,000 pesos. Ay, thank you po. 1,000 pesos. Kay Ma'am Elvi. Hello po, Ma'am Elvi. Thank you po dito sa magandang graduation sa atin. Yeah, so, no? Bali po ang gagawin ko siguro dito. Bibili ko po ng polo kasi maikli na yung polo natin. So, tinatsaga ko na lang kasi last year naman po. Diba? Last year? Ano pa? Ilang taon na yung polo mo? Grade 10? So grade 12 ka ngayon, dalawang taon na? Opo. Grabe, so, pinagtsagaan mo yun. Para ano, siyempre, para hindi mas expense po yun eh. Ay, grabe. Eh, hanggat kaya pa, pwede na po. So, thank you po dito, Ma'am LP. Ma'am LP. So, ito rin bro, kasi last time, anong nakaraan, pinunta natin si Rowena, which is kaklase mo, si Rowena. And, just like you, katulad mo rin,
yung hirap din ang sitwasyon nila. Although may kasama siyang magulang. Pero kita naman natin yung sitwasyon nila doon. May hinihingal-hingal pa nga ako sa pagpunta natin doon. And bro, may pinapamigay din itong blessing na to ni Ma'am Elvie kay Rowena. So, ikaw na lang ang magpapaabot sa K-pop. Kanya. Ma'am Elvie, yung 2K po ay para kay Rowena. So, bibigay po natin ito. Malaking tulong po ito sa kanya kasi magka-college siya. So, hindi din alam ng mga magulang niya kung paaralin. So, ayun. Napaka blessings po yung kahit ganito. Pambili lang ng gamit sa pasukan. Tama. And yun, siyempre, may mga gastusin pa po bago kami mag-graduate kasi siyempre, may miscellaneous fee kami, may madami po yung gastusin bago pagkatapos ng graduation po mga kalinga. So, thank you po, Tito. So, bibigay ko na lang po ito kay Rowena. Yun. At I'm sure, pag ano, kasi kayo na nagkakasama eh, nung magka-class kayo, and then nasa school siya ngayon. Apo. So, mamaya, pupunta ka rin doon. Sige po, try ko po. Pagkatapos nitong alam mo. Pagka-free ka, pag ano, message mo na lang siya na ano, nagpapabigay si Ma'am Elvie. And then, ayun, wala na akong masabi. Basta maraming salamat po, mga kalingap, sa inyong pagbigay ng tulong. And then, kita naman natin na talagang deserve ni Justin at ni Rowena, yung sila pong dalawa na talagang deserve ng mga biyaya. Yung kitang-kita natin mismo na hindi masasayang yung mga blessing na pinagkakaloob natin sa kanila. And I know na maging si Lord ay magiging masaya sa mga ginagawa natin. Basta tiwala lang, Justin. Although yun nga, na ano lang ako, medyo may mga katanungan lang ako kung bakit magtatapos ka ng high school. Paano yung naging buhay mo? Diba, katulad ko, lang mga kabataan, ng estudyante, pag may mga general meetings, and etc. sa isang sa school, paano nag-a-attend? Or may nag-a-attend ba sa'yo sa mga, kunyari, papatawag ang magulang or general meetings, etc.? Mga kalingap, yung ganun po mga kalingap, yung kapag may meeting, yung wala yung parents natin. So, dun sa part na yun, yung medyo nakakaramdam po ako, mga kalingap, ng kakulangan sa sarili ko kasi, di ba, kasi sila, pupunta doon, may kasama magulang. Like for example na lang ng mga kalingap nung anak. Like for example po nung kahapon, sabi mag-send daw ng picture with your family na kung saan po ay gagamitin para doon sa ipi-play doon sa stage while graduation po. So ayun, sabi ko doon sa mga klase ko, sana all may anak, family pic. Ako po kasi mga kalingap, wala pa po tayo nun yung ganitong mukha na. Pero mayroon naman po yun matagal na. Pero batang-bata pa po ako nun. Pero yung ngayon mga kalingat, tagal-tagal na din. So wala pa po tayo nun. Napakahirap po mga kalingat. Na pag ganun, doon mo mapipil na wala pala ako magulang. Paano ako? Ano gagawin ko? So yun, nakikiusap na lang po ako minsan sa mga tita ko. Pero minsan po mga kalingat, kay namadam na lang. Nakikiusap ako na ako na lang yung mag-meeting kasi nga ganito ganyan. Malayo po yung mga magulang ko. Nagtatrabaho po para sa amin. Tapos, minsan mga kalingap, yun. Pinapayagan naman po tayo na may magana sa meeting. So yun, mahirap dun sa part na yun. Pero nung lumipas na din, nasanay na siyempre po tayo mga kalingap. Okay naman po, nakakaraos din. At yung pinaka lesson dun, dun sa may mga magulang, so, palagan niyo po yung mga magulang niyo kasi nandyan sila. Ako po kasi kailangan talaga ng magtrabaho ng
mga magulang ko para mapalaki, mapalaki kami sa lipad. At ako bilang kuya, kailangan kong magsumikap bilang great man ng pamilya. Kasi pagdating ng panahon, matanda siyempre kapag ang mga kapatid ko na maliliit pa yung kahit ako po kapatid. Kapag sila na po yung mag-aaral, tapos siyempre yung mga magulang ko medyo ano na sila, medyo matanda na po. So, kailangan tayo tulungan natin yung mga kapatid natin na makapag-aaral din. Kasi tayo yung ano eh, tayo yung unang naging produkto ng mga magulang natin. So, kailangan ibalik natin na makatulong tayo sa kanila. Kasi po mga kalingap, yung pagpapaaral ay hindi po ano, hindi po siya ano, retirement plan kumbaga ng pamilya ng isang magulang na kapag po na kapag tapos ka obligation mo na tumulong. Dapat po ganun yung mindset. Kumbaga ano, gawing investment ang anak. Hindi, ganun. Kaya na mama po, pag tatapusin kita kasi ano po, obligation ko to. Obligation, responsibility kita. At kung ano man yung magiging decision mo kapag nakapagtapos ka na, sa'yo na yun. Ikaw na yung bahala. So ako naman po, bilang anak, sabi ko, kasi alam ko din naman po yung pamumuhay, ibabalik ko po yung naging tulong mo. Ganun na lang po yung pinaka maganda na ay ganito. Yung tulungan din ako. Yung ano, kumbaga, biggest dream mo na mangyari. And soon, mangyayari talaga yan. No? Kasi nakikita namin yung dedikasyon mo, yung pagpupursige, at talagang hindi lang sa pag-aaral, kung hindi in real life, yung ugali mo. Mapa on and off cam. Alam namin yan, no? Ng Darak, ng lalo ni Roel of Malalag, alam namin yan, na bawat hindi man namin sabihin is ginagawa mo talaga. Pupunta ka doon at lahat. Gumago after ng school, pupunta ka doon. And yun nga, nagulat ako kung paano mo nagkagawa yung mga oras na ganito. Paano ka na, paano mo na pre-preserve yung grades mo na ganyan, consistent ka, kahit na nagsasama-sama ka sa amin sa pagpo-vlog. And yun yung pinaka nagustuhan namin sa ugali mo. And ayun, sa ibang part nakakalungkot dahil yun nga, pag minsan ba yung papa mo pag meron kayong meeting or ganyan din nakaka-attend, ano yung madalas na sinasabi sa iyo ng papa mo, ano ba yung mga payo niya sa iyo pag ganun? Mga kalingap, sabihin sa akin ni Papa, okay lang yan anak. Nandito kami kasi ganito nga ang situation natin. Kailangan namin magtrabaho para sa inyo. So, ayun. Sabi ka na lang muna kay natita mo o kung ano, pakiusapan mo na lang si Madam. Tapos yun po, akala niya. Grabe na. Parang hirap ng situation talaga, no? Pero yun, napakagaling mo talaga. Napakagaling. So, ayun mga kalingap, ito lamang po ngayong araw at malamang payat na to. Payat pa sa Justin, kaya pagpatuloy mo yung pag-iiglip mo, pahinga ka, alagaan mo yung sarili mo, kasi marami ka pang tatamasain na blessing galing kay Lord. Ano, hanggang pag-college mo, basta ang lagi mo lang tatandaan ay lagi ka lang magtiwala sa sarili mo. Kasi useless yung tiwala namin lahat sa'yo kung yung sarili mo hindi ka nagtitiwala. Bago mo ma-achieve yung pangarap mo, ay unahin mo yun. Tiwala ka, kaya mo yan. Malalagpasan mo lahat. Napakagaling kasi mga kalingap, no? Yung ibang mga kabataan, sana'y magsilbing aral ito sa lahat ng mga kabataan na hindi balakid or hindi dapat kayo panghinaan ng loob kapag tawag dito, may mga problema kayo about sa school, may problema kayo about sa magulang. Dapat
sa kabataan. Alam natin iba-iba mga kabataan, iba-iba ng isip at sitwasyon. Pero katulad ng nito kay Justin, is nagagawa niya na maging consistent sa bagay-bagay at hindi madaig ng emosyon. Kasi kung dadaig tayo ng emosyon, bro, diba, yun napapasok, anxiety, depression, emptiness, lahat-lahat, stress, hanggang doon sana masira ka na at mawala ka na sa focus ng pag-aaral. Pero ikaw, diba, nandyan pa rin. Wala ka man magulang ngayon na nakakasama at wala man magulang na pupunta sa araw ng graduation mo, ay nandito naman kami lahat na mga nagtitiwala at nagmamahal sa'yo. Basta, soon, kapag okay na yan, magre-reunion din kayo ng inyong family. No? So, again, maraming salamat po, mga Kalingap. At, Justin, baka may gusto kong sabihin. So, ayun mga Kalingap, yung sinasabi po ni BG Scheme, ano lang po yan. Sa ako po kasi, mindset ko na po yung magsiset po tayo ng mindset na kung saan yung huwag po natin gawing kahinaan yung ating mga kahinaan na kailangan down na down ka. Dapat yung kahinaan natin, motivate natin yung sarili natin. Kasi yung po ginagawa ko eh, kapag nakakalungkot, wala, tatawa ko eh, motivate ko yung sarili ko, sabi ko sarili ko na kaya mo yan, na soon magbabago din yung mga nangyayari sa iyo na kung may problema ngayon, syempre may saya bukas, kabay saya ngayon. May problema bukas, ganun lang yung mga Kalingap. Kasi hindi mo makakamtam yung pinaka saya sa buhay kung hindi ka dumaan sa problema, kung hindi ka dumaan sa mga pagsubok. Kaya naintindihan ko po si Papa God kung bakit niya binibigay yun sa akin, kung bakit niya ako binibigyan ng ganun mga pagsubok. At thankful ako sa mga ganun kasi napapalakas niya ako. Yes. So, ayun mga Kalingap, maraming pong salamat. Justin, babay na muna tayo. Babay mga Kalingap. Ayan po. Supportahan din po natin mga Kalingap ang kanyang channel kung saan ay ang mga katulong po ito sa kanyang allowances, sa kanyang pagpasok sa college. So, panoorin po natin ang kanyang mga vlog and share din po natin mga Kalingap. So, naandyan po sa screen yung kanyang YouTube channel. Search nyo na lang po. Ayan. Maraming salamat po. Babay Justin. Babay mga Kalingap.